Ayan, guys, muli nagbabalik po ang inyong lingkod at ayun na, mega lang shout out sa inyo lahat. Dito guys, nakikita niyo ang ating thumbnail. Ito po ay patungkol kay Edo at sa kanyang beneficiary na si Arjean. So, bagong lahat, bago tayo magpatuloy guys, na nagtangka or nagplano or meron binalak na masama, meron tayong gagamitin na video clip at ito ay likha ni Kalingap Edo at baka meron pang hindi pa nakapanood sa kanyang channel ay pwede niyo naman po panoorin. Ito na guys, at kumbaga, yun na, marami yung iba na nambabas, so hindi matanggap kung ano ang nangyari dahil doon sa pagkakaroon ng YouTube channel. Pakiusap lang, siguro ay inap na yung mga ginawang pangbabas at durog na po yung bata. Durog na yung damdamin at nakakapag-isip na lang kung ano-ano. Mawalang galang na po guys, at ito na. Ang sa akin lang ay nandyan na. Nangyari na at hindi naman ganun ka big deal. Hindi naman po nagpawakwa. Kumbaga, sabihin na natin na dumidinig siya, dumidiskarte lang. At yun ay para sa kanyang pag-aaral at iniisip yung kanyang pag-aaral nga na paano yung kanyang panggastos. No, panggastos sa pag-aaral. So, hindi naman natin po pwede sasabihin na kinulang si Edo sa pagtulong, sa pagbablog. Kasi hindi lang naman iisa yung beneficiary na kailangan tulungan ni Edo. Marami sila na kailangan din tutukan. So, kung siya man inatulungan na before, dapat naman din tulungan na din muna yung iba. And dapat sana din ang natulungan naman sa sariling sikap, pero hindi sa paraan na kumbaga lumalabag sa rules ng kalingap para sa rules sa mga beneficiary. Ito guys, at kaunti lang naman yung aking paririnig, hindi po marami, yan o. Sa ibang mga... Ayun na guys, saglit lang yung aking pinarinig. Mga gusto makapanood po ng kabuuang video, maaari nyo pong puntahan sa YouTube channel ni Kalingap Edo para mas maintindihan nyo po, no? Umaamin naman na nagkamali siya at humihingi naman po ng sorry. So, sa mga nambabas at yung iba dahil pinagbibintangan na si Arjean daw ay nagsiselos, alam nyo na, parang ang gusto yata ay si Arjean at si Edo. Pero, malabo naman mangyari yan. Alam naman natin na si Edo ay kay Beyonce. Yung sinasabi ni selos-selos, siguro mga haka-haka or baka anti-selos yung iba. Dahil si Arjean ay dikit o close kay Edo. Pero andyan na yan. Hindi naman tayo perfecto nangyayari. Sabi ko nga doon sa vlog ko, noon ay aral na. Hindi mapi-please ang bawat isa namang bus. Pero nangyari na, nabas na. Pero yun ha, okay na siguro, enough na yun guys. At humihingi naman na ng sorry at dakuhan na rin ni Edo yung pahayag. Kabuuang pahayag ni Arjean kung bakit niya ito nagawa. Wala, kumbaga, yun na, sabi naman din ni Edo bandang huli, ay hindi naman ganun kalaki ng problema, hindi ganun ka big deal para husgahan at batikusin usigin. Meron mga reaktor na nakapagbigay ng opinion, reaction, hindi pare-pareho, or hindi rin balanse. Pero wala po tayong magagawa dahil opinion po nila yan, nakabase kung ano yung galawang nakikita. And before nga, after ng nag-live at sabi paano gagawin niya ang paano panggastos niya, eh meron pa lumabas na video na ano, kumanta ng kumanta itong si Arjean na nose, yung kumakanta siya ng nosy nosy balasi, so parang nanguura. Pero nandiyan na yan, nangyari na, at dito nga ay medyo masyado maramdamin, hindi niya napigilan na naisiwalat niya at nabanggit niya na ayun na, buti na save siya ni Carla, ano, na save siya ni Carla, at dahil doon sa kanyang binalak na kinuha niya yung kutsilyo at nagkulong doon sa kwarto, no? Yun. Kinuha niya yung kutsilyo sa kusina at nag-lock siya ng pinto. Pero ayun na. Nangyari na yan. Nandiyan na yan. Kay Arjean. Yan. Ay. Lesson learned. Minsan hindi natin kayang i-please ang taong bayan dahil hindi sila kaisa ng kaisipan ng kung sino man, for example kay Edo, and ang kalingap kasi ay may rules. So lesson learned na,
hindi lang para sa iyo, sa lahat na rin ng mga Kalingap Angels. Maiwasan po kung alam nyo na bawal, huwag gagawin. Kahit pasabihin na kayo ay pinayagan na hindi pa ito na-broadcast. Pag sinabi halimbawa, nagpaalam kayo kay Kuya Edo mo. Pag sinabi ni Kuya Edo, magbablog ako. Maggagawa ako ng YouTube channel. Kung sinabi ni Edo na bahala ka, sige, ikaw bahala. So, hindi nyo pa rin pwedeng gawin. Bakit? Hintayin ninyo na mismo si Edo, mai-announce niya yon. At least, manggagaling mismo kay Edo. Pero kung kayo mismo, pinayagan kayo eh. Ang sabi, okay lang, mag-live ka, live selling sa Facebook, pero humantong nga doon sa YouTube na nagla-live ka. And ang pinakamasaklap dito guys, alam nyo kung bakit, matagal naman na siya na nagbablog, wala naman pong pumupuna. Yes, wala pong pumupuna na nagla-live siya matagal na. Kahit kami naman po, ayan, nakikita ko rin na nagla-live siya, hindi po namin pinupuna. Alam nyo po kung ano lang yung talagang humatak, nakakuha, tawag ito, kung alin yung napansin ng viewers, yung siya po ay naglalapag ng Gika sa live chat. Yun po yung hindi nagustuhan. Yun lang naman po yung hindi nagustuhan. And naghalo-halo na, ang sabi nga ay nagseselos daw si Arjin para kay Beyonce, gayong wala naman sila at siya lang ay beneficiary. And sabi ng iba, si Arjin daw ang gusto para kay Edo ng iba. Yan. Masyado kasing, alam nyo naman, minsan si Arjin ma-hyper din, ma-chika din. So, ito lang. Nandiyan na yan. Sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, sabi ko nga kanina, hindi big deal at hindi naman ganun kalaki yung issue, yung gusot na pinasok ni Arjin. Hindi naman po siya nagpawak-wak. So, inap na. Okay na siguro yan. Kasi, bata, so makaka-apekto po talaga yan sa pag-aaral. Lalo pat, libo ang bashir. So, okay na siguro yan. Basta, tandaan lang. And, siya, pisa naman niya yata nga si Carla. Sana ma-guide siya ni Carla. Maipaunawa ni Carla kung ano yung bawal at mali. Dahil sila naman ay magkasama. So, sila ang dalawa ay magtulungan. Arjin, baka mapasama ka, ganito, ganun. No, pasana. Na, kumbaga sinita na, sinaway na. Kasi masisilip at masisilip. Pero marami po ang hindi pumansin before nang siya ay nagla-live noon. Ito lang talaga, yung umagaw pansin sa lahat ng viewers and maging sa mga reactor na siya po ay naglalapag ng Gcash sa live chat. Nanghihingi ng pera. So, yun lang naman. Yun lang naman. And, wala naman pong sa mga reactor na bumira ng sagad. Hindi ko alam kasi yung iba reactor hindi ko naman napapanood. Wala akong nakita. Opinion, kagaya ng sinabi ko, pag ako nagbigay ng opinion direct to the point, kasi yun yung totoo eh, nakabase sa kung ano yung napapanood natin. Hindi tayo po pwedeng kumbaga kakabigin gayong alam nating mali. Yung ginawa kong pag-reaction yun ay opinion, advice. No. Next time, bibigyan natin ng respeto yung benepisya, yung naka-scout o yung nagba-vlog sa atin. Kasi lalo na kung sasabihin na, kasi nga bibihira na lang akong binablog ni Kuya Edo. So doon kasi lumalabas na parang sa Edo pa yung, kumbaga parang lumalabas na may pagkukulang. Ano po? Lumalabas na may pagkukulang, hindi binablog, kaya nagagawa niya yung ganito. So, hindi po natin pwedeng sisihin si Edo dahil hindi lang po siya yung beneficiary na kailangang tulungan, ikutan. Kumbaga sabi nga, kapag ikaw ay natulungan, inap na, nasagip ka na doon sa kahirapan, nasagip ka na doon sa kagutuman. So, anong kailangan gawin? Magsusumikap din. Kung nakakatanggap sila ng pera mula sa sponsor or kay Edo, gawin panimula, mag-business. Yan. Kaya nga, pinayagan nga daw ni Edo na mag-live, mag-online selling. Yun lang naman talaga kasunduan. Pero walang sinabing gumawa ka ng YouTube channel. Pero nandiyan na nga. Sana sa iba, hindi kasi ito laging natin tatandaan sa lahat ng mga beneficiary, hindi sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ang mga naka-scout sa inyo, ang mga nagba-vlog sa inyo, ay lagi na andyan para kayo ay tulungan. No? Kung kayo po ay natulungan na, nasagip na doon sa kahirapan, sa kagutuman, deserve din po naman ng iba na sila ay masagip sa kanilang mga pangangailangan. Ang gawin lang po ng mga ibang beneficiary kung sila natulungan na, magsumikap. Kasi hindi po habang buhay na ang mga vlogger ay naandyan na lagi na laang yakap sa inyo. Kasi meron din kailangan yakapin, no? Meron din kailangan tulungan. Sana po ay magiging aral sa atin yung mga ganyang bagay. At bilang kayo ay beneficiary ng Kalingap, marapat lang po na kung ano yung bawal, irerespeto. No? Irerespeto po. At kung maaari, wag na po. Ang medyo isa pa din sa nakasama dito guys, no? Yung habang nagkikilay siya, nagme-makeup siya, na parang umaapila. Isa din yun, yung impact kasi nun sa viewers, sa halip na kaawaan ka, kainisan ka, kasi habang nagkikilay ka, medyo marami kang, nagdidemand ka, medyo hindi maganda. Hindi po, maniwala kayo sa akin. Sa halip na, unawain ka, kainisan ka.
Kasi, ano eh, umaapila ka pa eh. So, ayun, ito advice lang. Isa yon na dapat maiwasan. Mas maganda tikong bibig, manahimik. Hayaan ninyo na merong reactor na siya ang mag-explain. Pero, dahil naunahan na nga, nagkaroon na nga ng video, yung ganong video, na umaapila siya, wala na, sambog na. Iba na yung isip ng tao kasi nakabase dun sa kung ano yung aurahan mo, ano yung galawan mo, ano yung kilos mo, ano yung ibinubulalas mo. Doon bumabase po ang viewers. Kaya, pero kahit saan po tayo, ang basher is basher. Basher man yan, viewers pa din. Lagi po natin tatandaan, kung ang Panginoon Diyos nga po, sa kabila ng lahat ng kanyang kabutiang ginawa sa kanyang mga anak, lagi ko yan sinasabi. Pero, inuusig at kinukot siya na ibang tao hindi naniniwala sa kanya, na ibang relihiyon na hindi naniniwala sa kanya. Expected na rin po natin yan dahil tayo ay nasa social media. Normal, ang viewers ay hindi po kaisa sa ating damdamin, hindi kaisa sa ating kaisipan. No, maaaring nandyan sila nasasalungat sa atin. Ano man yung iyong explanation, nasa alam mong yun ay tama at yun yung makakabuti na kaya mo yung ginawa para masave yung pag-aaral mo, masave yung pang-araw-araw ninyo na gastusan. Pero, okay lang siguro na hindi ka na lang nagsalita, yung ikaw ay nangangatwiran. Kaya, mas lalo dumami yung bash. Dahil, the way ka mag, yung sa reaction mo, medyo hindi maganda. Iba yung dating, no? Iba yung datingan. Yun lang. Pero nandiyan na, sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, bigyan natin ng second chance. At sabi nga ni Kalinga Pedo, beneficiary pa rin nila. Bigyan natin ng second chance. At, hindi naman ganun kabigdil nga, yan naman ay, mahuhubog pa. Nakukuha pa sa paalala. At imposible namang hindi yan susunod. Kasi kung ipagpipilitan niya yung kanya, madudurog talaga siya. Pero okay naman. At malambot na ang puso, umiyak na. Yun, ang kagandahan doon. At humingi naman ako ng sorry. So sana sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, second chance, bigyan natin. And sabi nga ni Edo, beneficiary pa din. Yan, kay Arjen, lesson learned. May mga bagay-bagay na gusto mong gawin pero hindi po pwede. Kasi may boundaries ka. Lumagpas ka doon sa boundaries mo eh. Yung boundary mo, yun ka lang, dito ka lang. Pero pinasok mo kaloob-looban. Ginawa mo yung pagkakaroon ng pinasok mo yung pag-YouTube. So, alam mong bawal. And, pero ina. At humingi ka naman ng sorry. Pero, ayun na, sabi ko nga sa inyo, ano man ang gawin natin, misan yung ibang mga vlogger, nagmumukbang, nandyan, kumakain lang sila, pero binaba sila. Kahit sino, ang Panginoon Diyos ganyan, sa kabila ng lahat ng kabutihan, hindi pinaniniwalaan. Inuusig, kinukot siya, binabatikos. Strong ka lang, ignore mo na lang. Lilipas din yan. Lahat ng vlogger, mapabeneficiary, lahat nakakaranas ng pangbabas, panguusig mula sa ibang tao. Maging strong ka lang. Okay na yan. Nangyari na yan. Sana sa lahat ng viewers, hayaan na lang po natin. Second chance para kay Arjen. At yon. Sa ibang mga reactor, sana wag ng negative. Gawing positive. Magbigay na lang tayo ng advice. At sana kay Arjen, kung talagang gipit na gipit ka, walang-wala ka, magsabi ka kay Kuya Edo mo. Sabi nga ni Kuya Bal, pwede ka mag-chat. Baka meron magagawang tulong. Mag-chat ka kila Kuya Bal. Baka may maiabot sa iyo pantulong na makaraos ka sa iyong pangangailangan. No, yun lang. Ganun lang, mag-chat ka. Mag-chat ka. Kasi mahirap pasukin yung YouTube, yung mundo ng YouTube. Bakit? Hindi pa, kapag pinagpatuloy mo yan, alam mo, Ning, hindi lang iyan ang dadanasin mo. Panguusig at pambabatikos ng ibang tao. Baka meron pang mas malala dyan. Pero yun na, ang huwag kang nag-iisip din ng ganyan na parang meron ka pinaplano hindi maganda sa iyong buhay, hindi makatulong sa iyo yan. No, ang gawin mo lang, sana kung ikaw man ay lumabis, say sorry. Naglabas ka na isang pahayag, humingi ng paumanhin. Ganun lang, hindi yung kakanta ka ng Nosy Balasi. Medyo doon pa din sa pagkanta ng Nosy Balasi, medyo hindi rin maganda. Pag tayo lumalabis, tayo napapagsabihan, matuto tayong tumanggap ng pagkakamali at matuto tayong magpakumbaba at humingi ng paumanhin ng sorry sa mga taong nandiyan na sobrang na yung galit. Pakalmahin mo, ikaw ang makakagawa kung paano mo mapapakalmo. Mas maganda yung nagpapakumbaba ka, hingi ka, sorry po, hindi na po mauulit. Sana mapatawad niyo po ako, hindi na po mauulit. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang yun, Arjen. Ayun na, at sabi ko nga, ay normal, may basher. Hindi kasi natin sila kaisa ng damdamin at kaisipan. Kung ano yung gusto mo, hindi po pwedeng gusto din nila. No, yun lang. Guys, abangan niyo ako sa aking next video. Sana ibang mga reactor ay wag nang negative para kay Arjen. Bigyan na lang ng advice kung gusto mag-reaction. Ito ay opinion ko lang, reaction ko lang. Yan, pag tayo lumalabis, sumusubra, say sorry, kailangan ng taimtim. Yung galing sa puso mo. Hindi yung meron lang may masabi lang. Kailangan talagang galing sa kaibutunan ng iyong puso, yung paghingi mo na sorry kung tayo lumalabis. At lagi lang magpapakumbaba. Huwag tayo manguurat na magpupost sa social media.
kakanta ng Nosy Balasi. Enough na yun. Pero nandiyan na yan, nangyari na yan. Yun lang, second chance para kay Arjen at beneficiary pa rin ni Kalinga Pedo. Iwasan na lang po na iba si Arjen. At mahirap nga din kung ganyan na hindi sanay sa pangbabas. Pinipilit na maging strong, ipakita sa taong strong, pero durog ang damdamin. No, tayo na may mga anak. So, kung sa anak natin mangyari itong ganito, masakit din sa ating nanay, tayo mga magulang, no? Ayun na, kay Arjen, laban lang at beneficiary ka pa rin ni Kuya Edo mo. Yan. Medyo limitahan na lang yung galaw-galaw na yung mga alam mong hindi makakabuti para sa iyo na mapupuna ng basher o ng viewers, nilimitahan mo medyo hinahinay kasi maraming nakamata. Marami ang nakamata. Yun lang. Ito yung opinion, reaction ko lang, guys. At intindihin, unawain natin. Tayo yung mas nakakaunawa. Nandiyan normal, nagkakamali, hindi perpekto. Lalo pat bata at dala rin ng pangangailangan kaya nagawa ang ganung bagay. Ayan, paumanhin din po sa akin mga naunang reaction, pero wala pong below the belt, yun po ay advice lang din. And sa comment section, marami ang nababasa, hindi ko natutukan. Kaya humihingi din po ako ng paumanhin yan. Kay Arjen, o yung ibang mga reactor din, yan, enough na pang topic ng negative. Yan, yun lang. O, kay Arjen, yan, good luck sa iyo. Yan. Check ka lang kay Kuya Edo mo kung talagang kailangan at gipit na gipit. Yun na, guys, abangan nyo ako sa aking next video. Pakiclick naman po ng thumbs up, guys, at mega love shoutout sa inyo lahat.